Okay, so Bimbo, ito na yung pangatlong episode natin dito sa Rolly Boy Santos. Third game. Oh, tsaka third episode. Ipapalabas natin isa na. At ginagawa po natin to dahil po nagbebenta tayo ng Zingwe, J Flowers at yung tapete. Produkto po lahat ng batang tirador yan. Okay, so mag-interview muna tayo bago mag-start. Ito na yung third episode. So sana makagawa tayo ng at least minimum 10 episodes. Ano pa ang kalaban mo ito? Arnold po. Dito ka Arnold. Bakit natatakot ka ba kay Charisse? Okay. Ano ba ang tingin mo? Kaya mo? Kasi taga dito ka eh. Hindi lang ang kuya. Tingin mo kaya mo? Kaya mong talunin? Arnold. Lamang ka. Anong pangalan? Pilido mo ba siya? Doliente. Ha? Doliente. Doliente. Anong first name ulit? Arnold Doliente. Yung Doliente mo, double L. Yes. Okay. Para pasilute ko lang yung pangalan. Sige. Charisse versus Arnold Doliente. Alam niyo na ang rules. Winner's break, no call shot, at pwedeng magkaroon ng golden break. Okay? So, unahan lang sa 3. Okay. Okay. So, tignan natin. Oo. Hindi, magano muna kayo. Siyempre. Laging ganon. Okay. Magmamano-mano sila dahil this is a new game. Ah! So, hindi na nagmano-mano. Partida na. Ha? Ah! Hindi na sila nagmano-mano kasi dating tirador pala to. Dating tirador. Dating tirador. Oh, mabigat. So, kung sakasakali, ito magiging unang talo ni Charisse kung sakasakali. Pero race 3 to. So, pag race 3. Pagbigyan niya. Hindi naman pagbibigyan. Pero ibig ko sabihin, may halong swertihan. Okay? May halong swertihan. May halong swertihan yan. So, yun ang maganda sa... Yun ang maganda sa ano eh, sa larong... Shout out ko rito. Ah! Si Arnold pala rito. Si Arnold pala ang nag... Oo. Si Arnold pala rito. Ayun. At least nakakatingin pa rin tayo at nakakaupo. Pinapanood po namin. Ay, nawala sa ano. Nawala sa alignment itong ating cellphone. No? So, adjust pala po natin. Pagitna lang. Yan. Okay. So, in-adjust lang po natin yung camera para mapagitna ng gusto. At ito po si Arnold. Aba, sa kilos. Doliente. Arnold Doliente. Sa kilos lang to si Arnold. Totoo yung sinasabi ni Rolly Boy Santos na ito dating pro. Dating professional, no? Dating birador at tirador. Oo, makikita mo naman sa kilos, yun nga lang, very humble, sabi niya, susubukan daw niyang manalo. Ganyan po ka-humble itong player na to. Aba, palagay ko, abuti na tayo ng hating gabi dito sa dami ng pipila kay Charisse. Baka bandang ulit, sabi ni Charisse, pagod na po ako. Hindi. Ah, hindi. Napapagod yan. Bisho, halika. Para sa ano to? May tournament ka, oras? Para sa video lang to. Ha? Okay. Makakarami na tayo, Charisse. Naku. Ang tournament mo, Charisse, alas 4 eh. Alas 4 na eh. Sa linggo pa po. Sa linggo. Okay. So, baka di po pala si Charisse ngayon. At tamang-tama kasi, Charisse, August 5, alis ako para makarami tayo ng episode. Okay. Nakikita po nyo gaano kaganda yung mesa. Saan ka pala nakadestino ngayon? Saan ka pupunta? Pupunta po tayo sa Korea. Oo. South, siyempre. At mamimiss po natin ang puntahan dito sa Pateros. Dahil ito po sinadya natin para unang-una, makilala natin si Charisse, mapromote natin yung mesa. No? Inubos na ni Arnold yung bola. Uy, nako talaga si Arnold. Inubos ni Arnold. Walang tawad. Alam po nyo yung first two episodes, na 3-0 ni Charisse yung mga kalaban. Pero sa tingin ko, dahil
Charisse, dito ba nagtatrabaho si Arnold? Dito po siya pumupunta lagi. Ah, hindi siya nagtatrabaho rito. Pumupunta lang siya rito. Okay. Ano, siya po yung nagsiset ng mga laban dito. Ah, siya ang nagsiset ng mga laban. Okay, so siya palang parang spotter. Naka-spotter dito. So, tingnan po natin kung patitirahin pa niya si Charisse. Dahil kasi ito po ay winner's break eh. Tingnan natin ang gunong ni Arnold doon. Lakas din bumreak. Ang ganda talaga ng takbo ng ano, ng bola ng ano, ng Dynasty Spear na Palladium. Yung tunog po ang binibili nyo kasi medyo konting kabigatan yan, kaya may power. Ano. Binagsak na po namin ang presyo niyan. Actually, dating 17 ngayon, binibenta lang namin ng 15 para mas maraming maka-afford. At ginagamit po namin tapete rito ay CPBA 700. Pero may bago po kaming tapete, yung Royal. May kamahalan lang, pero lintik naman po ang quality nun. Medyo nagmintis lang po si ano nun, si Charisse. At ngayon, yes boy, Resorelli boy. Ah, mamaya, pag-usapan natin kung magkano yung Royal. Tinatanong po ni Rolly Boy Santos kung magkano yung Royal. Eh, sa akin naman, mag-canvas ka muna at yung pinakamurang canvas mo, bababaan ko. Para sigurado. Kasi baka may magbagsak ng presyo eh. So, mas maganda na yung malaman ko muna yung presyo sa labas bago po natin pepresyohan. Alam mo, mahal. Yes, may kamahalan po yung Royal at bagay po yun sa mga bilyara na kung maningil sila, 400 to 500, no? Ang per hour. Kasi po, yung Royal kasi na tela, napakamahal po, no? Eh, halos nakasimunis ka na po pag yun ang ginagamit mo. Kaya na, sa mga mamahalin na bilyara po ginagamit yun. Ito na si si Arnold, tama? Arnold. Kaya hamon na sa'yo po Ayan po si Arnold, oh. Talagang Pilipinong-Pilipino. Naka-chinelas, naka-shorts, naka-kamiseta. Mabuti hindi naninigarilyo. Yan po ang typical na bilyarista. Chinelas, t-shirt lang ang suot. So, napakaganda po. Yan po ang typical Filipino. Yes. Hindi po ako nagbibiro. Typical Filipino billiard player po, naka-chinelas kung magpunta. At saka gusto nila, nakakamiseta lang. Yun nga lang, sa mga mamahalin na bilyara, hindi na sila papapasukin. yun lang ang kalaban. Ayun, medyo nagagalit na si Charisse. At sabi siguro ni Charisse, hindi mo ko pwedeng siruhin, Arnold. Ah, pero narinig ni Arnold, hindi, sisiruhin ka talaga kita. Charisse, kahit babae ka, sisiruhin talaga kita. Sundan mo ba ako, Tigo? Talaga dito ako tumatampo eh. At mukhang hindi okay lang, pero makuha yan. Dumarating na po yung mga naglalaro dito sa bilyara ni Rolly Boy Santos. Basta po pateros. Yung Rolly Boy Santos Bilyaran. Nako, pagtanong nyo, lahat ng tricycle, alam yan. At bisita po kayo dito dahil ang gaganda ng mesa. May Mr. Song, may Singwe. Bah, dala-dalawa pa yung Mr. Song dito. At may Maxima. Isipin po nyo, no? Sa halagang 150, ganyan ang mesa mo. Saan ka naman makabayad ng 150? Oo. Naka-carpet pa, sabi ni Rolly Boy. Oh. At kung gusto nyo makalibre, labanan po nyo si Charisse. Siguradong libre mesa. Yun nga lang, race to 3 lang ang labanan. Available po rito. Dito po nakatira si Charisse. Dito lang ang bahay nila, Bimbo. Diyan lang sa likod. Second floor po ako. Dito. Second floor. Okay. So, papasikatin po natin itong si Charisse. At sabi ko nga, pagkasikat na si Charisse, next time, i-makeup na natin. Sige, Chris, magalipat na lang kayo. At lalagyan na natin ang mga magagandang skirt para hindi siya magmukhang boy. Nakagawin na sir. Para talagang babaeng-babae na ang dating ni Charisse. Eh, babae naman talaga si Charisse. Mahilig lang magsuot ng boy. Dahil pa kasi boys dito sa akin. Ang dami raw boy, sabi ni Charisse. Kailangan medyo siga-siga para hindi siya basta-basta
paglalaro ng mga boys. Ayun! Ay, ay. Dahil, syempre, ayan po, sabi ko nga, yung kilos ni Charizo, kailangan kilos lalaki na rin, pero babaeng-babae po yan. Kita naman nyo, brown hair, long hair, ang ganda ng kutis, alagaan ni boy, walang kagat ng lamok yan. Ayan po, yung talagang inaalagaan ng tatay yan. Kung paano mag-alaga ng aso, mas alaga po niya yung mga anak niya. Oh. Kita naman nyo. Magiging artista ka dyan. Oh, yes. Oh, yan. Oh. 1-1. Yes, nakascore na po si Charis. Anong score? Anong score ngayon? 1-1 ngayon. Oh, sabi ni paring boy, Rolly Boy. Kanya pala, hindi tatama ng lamok to. Naka-aircon pala. Kanyan po. Ganyan po mag-alaga si Rolly Boy sa mga anak niya. Si Denden, pag nandito rin, alagang-alaga din ni Rolly Boy. Lagi nga po kami may ulam Yun nga lang, siyempre, yung isang kapatid na Denden, masyado ng sikat at saan-saan napapalaban. At magaling naman talaga. Tingnan natin po ang breaking charis. Tsaka maganda po rito. Pre-parking ng motorsiklo. Pre-parking ng motorsiklo. Yan, wala po kayong problema sa parking dito. Ayan po. Safe na safe yung motor. Oo. Kung naka-motorsiklo ka dito, pre-parking ka. Oh. Ayan po. Napakasaya rito. Dumadami ng mga players. At ano ba nangyari doon? Di natin nakita. Na-scratch. Na-scratch. So, ball in hand po ni Charis. Bulhan na, bulhan. Ayan, narami na pong nakapila kay Charis. Talagang ang daming episodes na magagawa natin dito. Pag naka 30 episodes tayo, sigurado, pag-aagawan to si Charis. Sasabihin niya, gusto kong maglala yung babaeng yun. At pwedeng, baka pwedeng maligawan. Yan, yun. Mali ata sinabi ko, pag pwedeng maligawan, nagmimintis. Hindi po. Hindi pwedeng maligawan, Charis. Ayun, narinigin natin si Charis. Denden na lang po ligawan niyo. Ah, si Denden na lang daw ligawan niyo. Ayan po, nadinig niyo. At mas gusto po ni Charis maging single nga naman. Problema kasi yung ano, yan, no? Yung may sabit, may anak. Hindi ka mag-enjoy, no? At least ganyan, single ka. You can do what you want. Yes. Oh, ayan, narinig po niyo yun, no? Talagang... talagang gusto niyang single lang para talagang enjoy lang. Hindi ka na maghihirap ng 9 months na lalaki ang tiyan mo. At magbubuhat pa ng bata. Gusto ni Charis, panay biller lang. Okay, yan po si Charis, nakaitim. Ang height niya, mga 5'4", kapatid ni Denden Santos, anak ni Rolly Boy Santos. Yan po ang pinaka-importante. Na anak siya ni Rolly Boy Santos, gaya ni Denden. So ulitin po natin, ginagawa po natin to dahil pinopromote po natin yung Zingwe Table. Zingwe Table at sila. Yung ating mga bola, pinopromote natin, J Flowers, Taob, CP Bay, produkto po lahat ng ano yan, yung Batang Tirador. Mas maganda po yung mesa na papanood nyo. No? Pansinin po nyo yung mesa, hindi matalbog, smooth na smooth, at yung bola, maganda gulong. Yun nga lang po, ha? May kamahalan niyang bola niyan. That is, used to be 17,000. Ganyan, 15,000 lang. Anong score natin, Bibo? 1-1. 1-1? Ang 1-1 score. Ang score. Sigurado ka, 1-1? Mm, 1-1. Akala ko, 2-1. So, 1-1 pala. So, ulitin po natin si Arnold, no? Tama? Arnold. Dati raw to, ano eh. Dating tirador, tirador to eh. At ngayon, yung mga dating tirador, nagtatrabaho po sa mga bilyaran, either spotter. Saka hindi po nawawalan knowledge niya mga yan sa bilyar. Ah, I see. Oo. So siguro itong si Arnold pwede rin magturo ito eh. Opo. Pwede magturo. Actually, sa kanya po ako papaturo. Yung ah, ano, okay. Eh, hindi ko alam na tingin. Oh. So nagpapaturo ka pa rito kay Arnold. Lalapit ako nga si, ano, para marinig siya ng mic. Microphone. Nagpapaturo ko kay Arnold. Opo, pagka yung mga... Eh, okay, pero pagka nagturo score. Si Arnold sa mga gusto mong punta rito, magkano per hour niya? Arnold 2, Charis 1. Hindi, hindi. Hindi na, pwede natin siya ipromote. Magkano per hour niya kung sakasakali? 1,000 per hour.
Wah, mahal mo naman maningil. 1,000. Akala ko sabi mo 500. Manager eh. Okay. May manager, may commission yung manager. Okay. Hindi ba ano yan? Depende sa usapan niya. Depende po sa kanya. Hindi ko po talaga alam. Wala naman Kumbaga, sige. Mga gusto lang po. Pwede sa kanya lang. Okay. So, pwede po pala kayo magpaturo dito kaya mamaya, ha? Titignan ko kung gaano siya kagaling magturo. Kung may time tayo. Ayun, tumayo na po si... Charis. Yung Charis na S-O-Z. S lang. So, Charis. C-H-A-R-I-S. Okay, yung... Hindi. Kayo, tatlong babae, Denden, Charis. Ano pangalan ng isa? Cecil. Apat pa, may always pa. Ah, meron pang isa? Apat ba? Parang Rolly Boy? Yes, yung ano niya, sa mother side. Oh, okay. Sige, saka natin pag-usapan yung mga chismis. So, dito, balik tayo sa larong billiard muna. Ay, itinago niya, pinang-cover niya yung dami, oh. Pagagapangin ni Charis to, oh. Ewan ko kung tatamaan niya. I'm sure tatamaan, pero mahirap pang laglag dito. Aba! Masikip! Masikip, pero pumasok, oh. Galing sa mga tira, no? Sa pool, pumasok sa corner pocket. Yung mga player na ganyan, no? Pag ganyan tinitira yung dos, ibig sabihin yan may dunong. Kasi inaasinte nila yung, ano, eh, yung side, eh. May dunong pagka ganyan. Papasok nga ba? Ay, sayang. Kunti. Makikita po niyo yung mga player na may alam. Talagang sinisipat mabuti. Ha? Sinisipat talaga nila. Oh. Pero to si Arnold, palagay ko makukuha ni Arnold to eh. Former professional. Yun, kumalog lang. Ay, may chance na mag-run out. Ito na si Charis, yes. Yan po ang tamang tira, bangga-bangga lang. Hindi na kailangan lakasan. Oh, para hindi na masyado maihilo yung puti. Galing ng corner pocket, oh. Kung sa lalaki, Rolly Boy, itong anak mo, mga class C? Class B. Class B sa lalaki. Oh, hindi na masama. Class B. Maganda po itong negosyo ni Rolly Boy Santos. Nakakasama niya yung mga anak niya. Yung nga lang, pag magaling na yung mga anak niya, iniiwan na siya. Kasi kung saan-saan na lumilibot eh. Pag magagaling na. Wala si Denden. Wala, no? Wala si Denden. Ah. Bakit? Namimiss mo ba si Denden? Oh, siyempre. Okay. Pag nilalasan kita, namimiss mo ako. Siyempre. Yan, ha? Oh, bakit nga naman lalayas ka? Ha? Para mamiss lang kita. Oo, yan ha. Yan nag-uusap po yung mag-ama. Oh. Yan ang gusto ko. Oh. Ano score natin, Bimbo? 2-1. Lamang yung 2, pare. Laman pero, si pero ako, Arnold. Sa tingin ko, hindi niya mauubos to. Kahit mo, yung size mahirap. Oh. Ito, Charis, pag nagmintis to, may pag-asa ka makatuol. Hill battle. May kahirapan yan, ha? Malamang itatago lang niya. Ay! Naku, swerte na, bad shot! Alam, hindi ko maubos to. Ay, maubos mo na yan. Yung Cecil mo, pare, hindi naglalaro yan. Hindi. Pero marunong. Lumalapit ako siya dahil para marinig ka ng mikropono. Pero marunong siya. Yun ang pangalan. Pero siguro, corner pinakamahinang pocket. Player. Oo, mahina. Ayan, sinampahan na ni Charis yung mesa, oh. Alam mo, nakikita ko, si Charis, ha, walang makeup yan. Inayos natin yan, pare. Oo. Maraming liligaw dyan. Ako na magiging manager mo. Okay. Kailangan unang-una, bago lumigaw, bumili muna ng singwe. Okay. At saka kailangan yung tako niya, J Flowers. Ayun, 2-all na po ang score. 2-2. Ayan, tabihan natin si Rolly Boy Santos habang nag-ano. Pare, ini-enjoy mo ba yung trabahong ganyan? Trabaho ng spotter yan eh. Problema. Alam mo ang kinaganda kasi niyan. Na-exercise din yung mga daliri mo eh. Kasi nakaupo ka lang ano. Ayan oh. Ayan po. Isang bola lang pare. Papakita ko lang yung forma. Ayan oh. Ang ganda oh.
Yan po ang forma ng ng Palladium, napakaganda. Yeah, at saka tintab dyan. Oh, ano ka mo? Makintab. Makintab, yes. Oo. Ayan. Ano ng score pare? 2-2. Ayan, ganda. Heel-heel battle. Pare, tayo na tayo. At, maganda siya. Maganda boomerang ito si Charis, no? Maganda siya boomerang. Yun nga lang, dry break. Pero, hindi kaya dahil sa bola yun? Talagang merong ano, pinag-aaralan nila yan. Pinag-aaralan. Lahat sila, kahit yung mga professional, talagang pinag-aaralan. Pero pare yung bumibreak ng 9 ball, ang pinag-aaralan nila, isang bola pumapasok sa side eh. Ano yun? Pansin mo yun? Depende sa set yun pare. Kasi meron tayong tinatawag na 9 on the spot, 10 on the spot. Ah, depende sa set. Parang dami mong alam sa bilyar, ano? Eh, ah, pwede ka rin siguro maging international referee pare. Kasi napapanood ko lang. Yeah, kasi pero, normally, ano ngayon, 9 on the spot pagka 9 ball. Ibig sabihin, hindi uno nasa spot, 9. I see. Kasi nga, hindi iwasan nila yung mga wing ball. Lagi mo nando doon sa... Eh, maitanong ko sa'yo, mas gusto mo ba yung bola, yung uno, laging nauuna? Kasi minsan, iniiba nila yung position eh. Kaya nga eh. No? Iniiba-iba nila eh, no? Depende rin sa mga nagpapa-tournament dyan. Kasi nakikita na nila mga... Yung style. So gusto nila mas mahirap. So inaano nila. Oo. Ina-upgrade. Tulad ng... Nanalo na si Charis. Sandali, mag-interview muna tayo. At natawa si Arnold, oh. Arnold, alam mo sa ngiti mo, mukhang pinagbigyan mo. Ay, hindi po. Alika rito. Hindi, sa ngiti mo, mukhang pinagbigyan mo. Yun nga lang po, tira ko. Yun nga lang, nakangiti dah, pero lintik yung pawis mo. Kinabahan ka ba? Hindi po. Hindi ka kinabahan. Oh, alam mo, pag meron tayong time, gusto ko magturo ka, gusto ko makita gano'ng durong mo sa pagtuturo. Pwede ba o hindi? Nagtuturo ka ba talaga o hindi? Ah, hindi! Mali ka naman, Charis. Sabi mo, nagtuturo. Hindi ko lang sasabihin. Oh. Pag may mga di po ako alam na tira, sa kanya ko po tinatanong. Ah, okay. Eh, alam niya, mas marami po siya alam. Dunong po ba? Dunong, diskarte. Ikaw naman. I see. Okay, dito tayo ng konti, Charis. Oh, salamat ha. Ay, kamayin mo muna si Charis. Kamayin mo muna. Okay. Halika, dito muna tayo, Charis, sa harapan ng camera. Dito muna tayo. Halika muna, Charis. Di bale. Okay. So, tayo, nag-relax lang tayo. Ini-enjoy ko lang yung ginagawa mo. Di ba? So, dito, mas nakikita yung kagandahan mo. Di ba? Okay. Tama ba yung sinasabi ko? Wala ka makeup, eh, no? Wala po. Hindi ka talaga nagme-makeup. May makeup yan. Ha? Wala akong makeup. Huwag mong kukubirin yung kagandahan ni... Wala daw siyang makeup. Pero, anyway, kumusta naman ang takbo ng mesa? Dito po ako nagpa-practice. Gusto ko po dito nagpa-practice actually. Ah, good. Ay, yan. Kaya kung may naglalaro dito, pinaalis. Alam mo bang tuwing makakabenta ka ng mesa, may commission yan? Eh, tanong mo na lang kay Papa mo, kahit hati na lang kayo. Di ba? Okay. Yes. Lahat ng produkto ko may commission eh. Okay? Siyempre, di ko na sasabihin kasi baka yung bibili. Sabihin eh, sandali, hati tayo sa commission mo. Alam mo, marunong na yung mga buyer eh. Respect na lang sa iyo. Oo. Pero itong mesang to, 120,000. Ano siya? Pick-up lang. Kasi nga, mura na eh. Pick-up. At ang kasama niya tapete lang na CPBay 7. Wala pang bola, walang tapo. Walang okay. Inclusion, okay? Pero pagka dumating na yung mga stocks ko, eh pag-iisipan ko, no? Kung hindi gumagalaw. Oh, ang ganda ng laro mo, ha? Opo. Oh, favorite ka pa dito eh. Oh, favorite mo si... Sabi mo, favorite mo ang singwe. Favorite yung singwe. Okay. Oh, sige, congratulations. At i-ending po natin. Papahinga lang tayo ng isang minuto at may isang challenger na naman. Thank you, Charis. Thank you. Okay.